plus a day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Comfy Cavite Page. God is true all the time. God is good. Amen. All the time. God is good. All the time. God is good. All the time. Amen. Amen. Glory to God. Mapagpalang gabi. God is good all the time. And all the time, God is good. Good evening to everyone. Welcome po sa ating OPM, our online prayer meeting dito lang yan sa Jesus Comfy Church from Monday to Friday, 7 to 8 p.m. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. My name is Brother Huge Espiritu. Ayan, glory be to God at salamat sa panibago na namang gabi. Gabi ng pagpapala at sa pagsunod natin sa ating Panginoon. Bigyan natin yung ating buong puso sa gawain ito at nang tayo ay mas lalo pa, no, ma-bless ng ating Panginoon spiritually maging ang ating pamumuhay. Salamat sa Panginoon. Yes, praise God. Yan, pati natin mga kasama natin ngayon. Praise the Lord. Good evening sa iyo, Sis Ruth Inonog, Brother Yuma, Sis Maricel, my loving wife. Praise the Lord. Good evening sa iyo, Sis Lola. Hallelujah. Yes, salamat po. At mga kapatid, huwag natin kalimutan, no, na i-share at ibahagi ang ating gawain na to sa ating wall, sa Facebook, no? Kailangan maging digital evangelist din tayo. Ito yung part natin para sa Panginoon na tayo ay makapagbahagi. Kaya by tagging them, by sharing this word, no, eh, pagpapalain tayo ng ating Panginoon. Be a part of yung tinatawag na calling ng ating Panginoon, be a digital evangelist. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya bago ang lahat mga kapatid, tayo muna ay manalangin. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to you, Father. We thank you. We worship you, O Lord Jesus. We magnify your name, Father. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito, sa pagpupuspos ng pagpapala ng iyong banal na Espiritu at sa pagtawag sa amin, Panginoon, upang kami, Lord, ay mapaalalahanan at kami, Lord, ay makatanggap muli ng mga salita, Lord, na nagbibigay buhay. Maraming maraming salamat, O Diyos, sa gabing ito at sa araw-araw na ibinibigay mo. Pag-iingat, pagmamahal, at mga probisyon na aming tinatanggap, Panginoon, lahat ng ito ay nagmumula sa iyo. At sa iyo lamang, Ama, kami sasamba, magpupuri at magpapasalamat. Heavenly Father, we thank you for the gift of life that you have given us. And we are so blessed that we have this life because of you, Lord Jesus. And tulungan mo kami, Panginoon. Sa araw-araw, Panginoon, di namin kaya sa aming sarili. Lahat ng aming mga gawain, Lord, aming katawang lupa, Panginoon, ay nanghihina. Ngunit sa pamamagitan ng iyong pagpapala ng iyong banal na Espiritu, kami muling palalakasin. At salamat, Lord, sa gabing ito. May renew us, refresh us, Father God, sa aming buhay, Panginoon, Lord God. Sa ilang kami magtitiwala, sasamba. Panginoon, katagampayan sa aming gawain dito sa OPM, our online prayer meeting. Tawagin po, Panginoon, mga kapatid namin, Lord, na nakakalimot, Father. Lord, tulungan mo sila, Panginoon, na muling mag-alab ang kanilang puso, kanilang damdamin, Panginoon, na kanilang desire, Lord, na unahin ka. Salamat po, Panginoon, at ang lahat ng ito ay aming tinataas sa iyong makapangyarihang pangalan. In Jesus' name, amen! Yes, yes! Praise the Lord! Hallelujah! Glory be to God! Good evening sa iyo, si Michelle Montoya, Brother Dan, yung ating mga kapatids, no, sa Jesus Comfy Church at sa mga iba pang lugar. Sila Sis Girly Omori, sila Sis Grace Omori, Brother Henry, thank you Lord Jesus. Ayan.
Yes, yes. Wait lang po ah. Unpin natin. Ayun, ayun. Good evening sa'yo, Sis Josie Nogoy. Ayan. Thank you, Lord Jesus. Mapagpalang gabi ba, Sis or Brother Marge? Sis Marge? Thank you, Lord. Yes, yes. Thank you, Lord. Mapagpalang gabi, Brother J.S. Haro. Ayan. Good evening sa'yo, Pastor Roban, Sis Belle. At yung mga kapatid natin, sila Sis Ami, no, sa mga gawain sa church, mga manggagawa natin sa church, sa ating mga media ministry, mapagpalang gabi, sa ating worship, no, ministry. Thank you, Lord Jesus. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. At salamat sa gabing ito. Ayan, tag lang tayo ng tag. At mamaya, mga kapatid, awitin natin. Ang ating aawitin ay Jesus sa iyo lamang. Praise the Lord. Amen. Sino pa? Mapagpalang gabi sa'yo, Sis Rialyn Quaresma from China. Mga kapatid natin sa Japan. Sis Tess Gomez. Praise the Lord. Huwag tayo magsawa, mga kapatid, mag-tag. At mag-share ng gawain ito. Sapagkat, malay nyo, yung ating mga mahal sa buhay, no? Yung ating mga ating asawa, yung ating mga anak, no? Bigla na lang silang tawagin ng Panginoon. At dito sila ay tuluyang maglingkod. Kaya huwag tayo magsasawa, maging ating mga kapitbahay, mga office mate, yan. Praise the Lord. Tatawagin niya ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Tanim lang tayo ng tanim, ng binhi. Yes. Uwitin natin, mga kapatid. Jesus sa iyo lamang. Sa lahat ng saling lahi, ito'y magpapatuloy. Puso't kaluluway ng hinaman, tanging Diyos aking kalakasan. Jesus sa'yo lamang natagpuan, tunay na buhay at kahulugan. Sa iyong mga latay na sumpungan, kagalingan at kapayapaan, Jesus sa iyo lamang.
sa'yo, wala nang hihigit sa'yo, Panginoon, aming Diyos. Sa Diyos na karangalan, maging kaluwalhatian sa'yo, lamang natagpuan ang tunay na buhay at kahulugan. Kaya salamat sa Panginoon sa mga awitin at sa mga binibigay pa, no, ng mga awiting ito na nagbibigay ng inspiration talaga. Ito yung tinatawag na buhay. No? Ito yung salita na nagmumula sa Diyos. Kaya sama-sama lagi tayong mga kapatid na magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Praise the Lord! Yes! Thank you, Jesus. Amen, amen. Ayan, good evening sa iyo, Sis Franklina Bangayan. Glory be to God. Salamat sa mga kapatid natin na walang sawang nagtatag sa ating mga gawain. No? At may God bless you. Good evening sa iyo, Brother Jornard, Sis Winnie. Yes, thank you, Lord. Good evening sa iyo, Sis, Mommy A. Praise the Lord, God. At happy birthday nga po pala sa ating mga kapatid, no? Itong May. Si Kuya Clarence, si Sieye, si Ruth, ayan, Brother Yanko, and Ate Atasha. Ayan, thank you Lord Jesus. Salamat sa mga buhay ng ating mga kapatid na ito. Good evening sa iyo, si Raquel Ramirez. Ayan, thank you Jesus. Tuloy-tuloy tayo sa ating gawain dito sa ating OPM, our online prayer meeting. Dito lang yan sa Jesus Comfy Church. From Monday to Friday, 7 to 8 p.m. Mapagpalang gabi rin sa ating mga international churches sa Greece, sa Macau, sa Australia, sa Canada. Ayan, thank you Lord. Ganyan din sa ating mga local churches sa Subo, Batangas. Ayan, may opening yan sa Linggo. Thank you Lord Jesus. Amen. Ayan, basahin natin. No? Dako na tayo sa ating combi break. Praise the Lord. Dagdag kalaman, matutuklasan dito sa Comfy Break. That's a good idea! Presented by OPM Online Prayer Meeting. Praise the Lord! Ayan, nagpasaba tayo ng ating Biblia. Every day, no, we read the book of Psalms from Monday to Friday. Pero syempre, araw-araw dapat nagbabasa tayo ng Bible. Nandito na tayo sa Psalm 138. I want to share to you this verse. In verse 7 to 8, sabi rito, "Though the Lord is great, He cares for the humble, but He keeps His distance from the proud. Ayan. Though I am surrounded by troubles, I will protect, you will protect me from
from the anger of my enemies. You reach out your hands, and the power of your right hand saves me. The Lord will work out His plans for my life. For your faithful love, O Lord, endures forever. Don't abandon me, for you made me. Ayan, thank you, Lord. Alam niyo yun, sa bawat pagkakataon, sa bawat event ng ating buhay, sa mga nangyayari sa ating buhay, did you know that the Lord is always with us? No? Laging nandyan ang ating Panginoon. Kaya in times of troubles, na napupuno ka man ng mga alalahanin, mga bayarin, no? Mga problema, mga Judith, yan tinatawag, tsaka yung Mira. The Lord is always with us, and sa lahat ng mga pagkakataon, kung tayo man ay nasa bingit na ng kamatayan, no? And He will save us. At napakabuti ng Diyos, sapagkat ang Diyos na may lalang sa atin, kung tayo lang ay maniniwala at mananampalataya sa Kanya, mga kapatid, hindi tayo mapapano. Kaya sabi nga sa Psalm 91, yung ating Panginoon, He is our strength, He is our refuge, no? At sa pamamagitan nun, no, lulukuban niya tayo ng pagpapala ng Kanyang ng pakpak, no, ng Kanyang mga anghel upang tayo ay gabayan, ingatan sa araw-araw ng ating pamumuhay. Kaya salamat sa Panginoon. Praise the Lord. Presented by OPM Online Prayer Meeting. Praise the Lord. Yes, yes. Thank you, Jesus. Ayan, salamat sa ating mga kapatid. At salamat din sa ating gawain, no? At we would like to thank our mga kingdom partners natin na walang sawa na nagbibigay ng kanilang mga pledges, ng kanilang mga yung pagpapala na kanilang tinatanggap, binabahagi nila yan, no, sa kanilang kapwa, sa mga sa church, sa gawain sa church, sa ating Operation Bangon. At salamat sa ating mga kingdom partners, kingdom builders, tithes givers, no? Alam niyo yun, kung yung nararanasan mo yung pagpapala na yun, at dito yung sinasabi dun sa Malakay 3:10, no? Yung siksikliglig at umaapaw, no? Kapag kasumunod ka sa ating Panginoon, sigurado yun, kapatid, na ikaw ay pagpapalain. Hindi ka tayo pagpababayaan ng ating Panginoon sa lahat ng oras, lalong-lalo na sa lahat ng kagipitan, no? Ng iyong buhay, nandyan ang ating Panginoon na handang tumulong sa iyo. Good evening sa iyo, Brother Francis. Good evening sa iyo, Sis Cheng. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Jesus. At ayan, meron na tayong physical gathering na gagawin sa June 4. Ayan, bring one, win one. Meron tayo niyan. At mga kapatid, dun nga pala sa ating sanctuary, no, na tinatayo, nandito na tayo sa phase 3. Praise the Lord! Kaya ito yung stage ng pagbibuild ng foundation ng ating church. Ganyan din bilang mananampalataya, no, kailangan in a moment of building, no, yung the faith, kailangan tumibay na agad ito, simula pa lang. Kaya sa pagdating, no, na mahabang panahon, hindi tayo mabubuwal. Kaya support din our yung ating t-shirt, no, build and worth 1,000 yan, di 1,000 pesos, 1k lang po, no. Napakaliit yan, it's not so expensive, mga kapatid, no. At ito ay maganda na tinatawag, sapagkat, no, sa halagang ito, huwag natin tignan yung halaga, pero tignan natin kung yung puso, no, ng pagbibigay. At sinasabi nga rito yung dun sa Second Psalms, no, na yung si David, no, na kailangan niya magbayad, kailangan niya bayarin si Arauna, no,
Tito, sabi niya, I will not offer yung burnt, yung offering na tinatawag na kung it will cost me nothing para sa Panginoon. Na ito yung kailangan na may halaga, no? Yung mahalaga sa iyo ay ibibigay mo sa Panginoon. At napakainam na bagay yun, kapatid, kung mararanasan mo lang. At kung binigay mo yun, ito yung pinaka the best na offering na tinatawag, sigurado yung kapatid, kitang-kita ng Panginoon yan. At doon, no, talagang bibigay sa'yo ng Panginoon yan. Yung, sabi nga, hindi matatalo. No? Hindi mo matatalo ang ating Panginoon sa pagdating sa bigayan. Kaya mamanghain ka na lang bigla ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon. Salamat sa gawain dito sa ating OPM, our online prayer meeting. Welcome po. At thank you, Jesus. Ayan. Open your Bible in Acts chapter 4 verse 12. At salamat sa Panginoon. Kung di pa ka pa nakapag-registered, no, sa ating physical gathering sa gagawin sa June 4, makapag-communicate ka na or contact Mommy A, Adriana, Ading Rusit. Praise the Lord. At siya po yung ating sa registration. Thank you, Lord God. Send mo na, kapatid, no, ngayon pa lang. Meron ka ng budget dyan. Yung ating offering, send mo na yan. At salamat sa Panginoon sa pagsunod sa ating gawain. Praise you, Lord Jesus. Ayan, basahin na natin Acts chapter 4 verse 12. Ayan, thank you, Lord. Hallelujah. Sabi rito, mga kapatid, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, salamat sa salita na nagbibigay buhay. Sa salita, Panginoon, na hindi nagmamaliw. Sa salita, Panginoon, na aming nararanasan, Panginoon, pagbabago, kaligtasan, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Sa salita, Panginoon, nagbibigay katapatan sa aming sa aming pamumuhay, Panginoon, na nagmumula sa iyo. At ikaw lang, Panginoon, ang magtataguyod sa aming pamumuhay na ito. Maging nung dati, Panginoon, kami ay marurumi, Panginoon, ngunit kami ngayon ay iyong binabago at nililinis sa pamamagitan ng iyong banal na dugo sa pagtanggap namin sa iyo, Panginoon. At kami, Panginoon, ay pagpalain mo sa mga binhi na iyong tatanim sa aming puso at isipan. Dalangin namin, Panginoon, na ito'y tumubo, lumago at magkaroon na maraming bunga makita, Panginoon, ang result, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa buhay na binigay mo sa amin. Lahat ng ito'y aming tinataas sa iyong makapangyarihang pangalan, in Jesus' name. Amen! Amen! Thank you, Lord! Kapagpaalang gabi po sa ating lahat, ayan, welcome po sa ating OPM, our online prayer meeting. Dito lang yan sa Jesus Comfy Church, from Monday to Friday, pag Thursday. Pag Monday to Friday, 7 to 8 p.m. Pagka Thursday, 7:30 to 8:30 p.m. Ayan, salamat sa pagtugon at salamat sa mga adjustment na nangyari. At salamat din sa Panginoon, no? At yung puso natin binabago. Yung puso natin ina-adjust ng Panginoon para tayo ay sumunod sa Kanya. Kaya amen ba yan? Praise the Lord! Ayan, ako po'y mayroong katanungan sa inyo bago natin umpisa ng ating topic or continuation doon sa topic natin last Thursday, no? In Deepen, your relationship with God. Kaya ito yung katanungan, mga kapatid. Kung mayroong bagay na makapagpapagaang sa iyong buhay, no? Ano ito at bakit? No? Meron bang nakapagpapagaang sa iyong buhay? No? Ano ito at bakit? Ito ba ay kutsilyo, panghiwaan ng mga sibuyas, kamatis? Ito ba ay kotse na yung sinasakyan? Siyempre, nakapagpagaang ng buhay yan. In means of transportation. Ito ba ay cellphone?
Siyempre, dati, yung technology before, no, wala pang cellphone, sulat pa lang. At naranasan ko ngayon nung ako'y nagpapadala ng sulat dun sa akin nililigawa, no? High school pa lang, nanliligaw na ako. gumagawa tayo ng sulat. Yun yung love letter. Pero ngayon, meron na tayong cellphone, isesend mo na lang, no? At doon, mabilis na yung pagtanggap, no? At napapagaang yung ating pamumuhay sa mga ganong pamamaraan. Ayan, thank you Lord. At sabi rito, aircon. Ayan, tama nga naman sapagkat ngayong kainit na panahon, mga kapatid, no. Talaga nga naman kakailangan mo yung aircon sapagkat, no, minsan maalinsangan at yung humid talagang ito yung ano eh, nakakapagbabago ng temperature din sa ating katawan. Washing machine. Ayan, si Google. Si Google. Ayan, sa pagsa-search or lalo na kapag nag-aaral ka, syempre, kailangan natin yung internet. Kailangan natin yan, yung mga apps na yan na tinatawag. No, yung mga ways, kung saan tayo pupunta, yung si Google Map. Ayan, hindi po tayo nag-advertise, mga kapatid. Pero dito, pinag-aaralan natin kung ano yung mga makakapagpagaang na sa ating buhay. Wait lang po ah. Ayan. Thank you Jesus at praise God. At ayun. At marami pang iba, no. Marami pa. At hindi lang 'yon maging ating kailangan sa ating pagligo, meron din mga bagong technology na kapagpagaang din, no. May mga shower, may mga heater na tinatawag kapag may panahon ng taglamig, no. Kailangan natin 'yan. Kaya salamat sa Panginoon, kaya ito yung pinag-aralan natin. At ito yung topic natin ngayon, mga kapatid. How to deepen our relationship with God. And sabi nga dun sa Acts chapter 4 verse 12, sa Kanya lamang matatagpuan. No? Sa Kanya lamang. Sino ba yun? Ang ating Panginoong Hesukristo. Wala nang iba. Sa Kanya lang matatagpuan yung mga pangangailangan natin. Yes, meron tayong mga bagay, no? Nabibili, and we acquire those things for our personal usage and for others. Kaya, pero yung mga bagay na yung mga kapatid, eh, sa Kanya lamang nanggaling lahat ng ito. Lahat ng mga bagay na nakikita mo sa iyong paligid, sa Kanya lamang. No? At sa Kanya lamang matatagpuan din na tinatawag yung mga paano natin mapapagaang yung ating buhay. Kaya, napakaganda yung dati, nung before, nung Thursday na pag-aralan natin, yung searching for life, no, searching for eternal salvation na tinatawag, yung mga tao na naghangad ng kaligtasan mula sa ating Panginoon when they have their personal relationship, they know God and they obey God, then they will know that they have eternal salvation in their life, no. Ang malungkot ay yung mga nagwawalang bahala na tinatawag, eh, wala pa naman si Jesus eh. Wala pa naman. Di natin alam kung kailan siya darating. Kaya, dito muna ako. Mag-enjoy muna ako rito. Kaya, dun muna ako. No? Sa gusto kong gawin sa aking buhay. At yung mga iba, kapag tinanong ang ibang tao, no, hindi sigurado kung saan patutungo, no, after this life. At pero, ito yung sinasabi, napaka-importante na ito, mga kapatid, no, na maintindihan at malaman natin kung paano tayo makakarating sa tinatawag na heaven, yung eternal life, the gift from God, eternal salvation, walang hanggan, no, na buhay na ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya many of us don't believe in God, some of us don't believe in God, some of us do believe in God, at yung mga iba weather lang or hindi alam kung ano ang sinasabi, sino ba ang Diyos, ano ba ang Diyos. Kaya yun, napag-aralan natin how to sa ating pamumuhay, mga kapatid, no, sa ating laban, para tayo nasa sports,
no? Paano tayo mananalo? Siyempre, ibibigay mo yung puso mo kapag naglalaro ka ng basketball, ibibigay mo yan, yung buong puso mo, kasi dito maipapakita na may pagmamahal ka sa iyong ginagawa. At gayon din sa buhay na ibinigay sa iyo ng ating Panginoon, no, para maintindihan mo na dapat ibigay din natin ang ating puso, the whole heart, no. Kaya ngayon, point number one natin, give your heart to God, no, fully surrendered, at kung ano meron ka, bibigay mo sa Panginoon, no, sapagkat sa kanya lang nanggaling ang lahat. Kaya when you give all things to God, when you give your heart to God, you will delight in His ways na tinatawag, no? Lahat ng mga pamamaraan, ibibigay, papaunawa sa iyo yan ng ating Panginoon. Number two point, yung allow to take God in charge into your life, no? Allow Him to take charge. Ibig sabihin, no, sa lahat ng pamamaraan, unahin mo ang Diyos. At sa lahat ng iyong mga desisyon, uunahin mo ang Diyos. Kaya, sa continuation, mga kapatid, ng ating points, no, in our third point, spend time in the Word of God. Ayan. Napakaganda, no? When you have a personal relationship with the Lord, syempre, kailangan din to, no? Spend time. Naglalaan ba tayo ng ating oras para sa pagbabasa, no, ng salita niya? Kasi yung salita na tinatawag, no, kapag nagbuklat ka ng Biblia, sinasabi doon, yun ay buhay, no? Bakit pa buhay yun, kapatid? Buhay kasi doon sa kanyang salita, no, na nagmula sa Panginoon, meron yung buhay, kapatid, no? Walang kamatayan doon na tinatawag. Sabi nga sa kanyang salita, ni isang toldok, ni isang kwit, no, eh hindi mawawala ng bisa, ay hindi mapapawala ng bisa, no, sapagkat ang buhay, ang salita niya ay buhay at ang salita ay makapangyarihan. Dahil ang nagsalita nun ay ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya, kapatid, kailangan mo na magbasa. magbasa ka na ng salita ng ating Panginoon. No? Schedule. No? Kailangan meron kang schedule. At minsan nga, hindi na dapat schedule. Ito na yung araw-araw na isinasabuhay natin. No? Pagka sinabing araw-araw, no, kapag ka ikaw ay kumakain araw-araw, gayon din ang iyong espiritu, kailangan mo rin pakainin. No? Yung soul mo, kailangan din magkaroon ng nutrients yan, kapatid. Katulad ng physical body natin that need nutrients, as well as our soul need nutrients. Yun yung salita ng ating Panginoon, no? Kapag tayo ay nagbabasa ng salita ng ating Panginoon, binibigyan natin na e-enrich din tayo, no? At kaya nga doon sinasabi, may buhay, may nourishment yung salita ng ating Panginoon. At napakaganda, no? Kapag ka ang isang tao, no, na nauuhaw sa salita ng Panginoon, ibig sabihin yun, buhay siya. Ikaw, tignan mo yung katabi mo, buhay pa ba yan? Kaya, kapatid, encourage everyone, and ito yung tinuturo sa atin ng ating Panginoon, encourage each one of us, kung di mo siya kakilala, nakilala mo siya, no, i-share mo, ibahagi mo si Kristo sa kanya, upang siya naman ay magkaroon ng buhay din. At kung ikaw ay nauuhaw, sabi nga rito sa Isaiah 12, Verse 3, malugod kayong sumalok sa tubig sa balon ng kaligtasan. No? Come, who are thirsty. At dito, no, hindi ka na mauuhaw pa. No? Ito, kapag ka ito ay bumukal sa iyong puso, ito ay aagos at magiging pagpapala pa sa iba. Kaya, napakabuti ng Diyos. Kailangan, hindi lang nga natin dapat i-mark yung calendar natin, oh, itong araw na to magbabasa ako, dito sa pangalawang araw na to magbabasa ako, no, hindi ganoon. Pero nandun yung desire mo, ng pagkauhaw mo, kung ikaw, no, isang sinasabi na Kristiyano, eh kailangan may pagkauhaw tayo
sa salita ng ating Panginoon. Eh, para bang naglalaro ka ng basketball, no? Eh, ilang oras ka na or ilang minuto ka na hindi umiinom, no? Parang hindi ka nauuhaw, eh saan ka kumukuha ng lakas? Manghihina ka rin eh, no? At manlulupay-pay ka kung hindi ka iinom. Kailangan uminom tayo, no? Ng tubig na nagbibigay buhay. At yun yung salita ng ating Panginoon. Kaya, let us, yung sinasabi na meditate, namnamin. Namnamin mo. Pag-aralan mo maigi. No? At, kaya nga dun sa ating kinanta, sa Kanya lamang matatagpuan yung buhay. Pag sinabi mo salvation, mga kapatid, ito yung magbibigay sa'yo ng walang hanggang, no? Na pagpapala. At ito yung magiging kaloob sa iyo ng ating Panginoon. Ito yung bibigay sa iyo ng ating Panginoon upang ikaw ay malaman mo at maintindihan mo sa buhay na ito, kailangan mong kumunek, no, sa ating Panginoon. At mga kapatid, maraming bagay, maraming tao, no, na tayo nakakasalamuha, na minsan talaga nga naman na parang nagbabasa ba to ng Biblia? Kristiyano ba to? Huwag kang titingin sa tabi mo, kapatid. Tingnan mo yung sarili mo. At minsan, sa atin, no, tatanungin din natin, nagbabasa pa ba ako ng salita ng Panginoon? May buhay pa ba na bumubukal sa aking puso? May tubig pa ba, no, na bumubukal sa aking puso? Kaya minsan, ito yung mga bagay na dapat nating maintindihan at malaman na hindi lang na salita lang yon or babasahin lang natin yon, ginagawa natin doon, mga kapatid, mine-meditate natin yung salita ng ating Panginoon. At dito uunawain mo, at dito magbibigay sa iyo ng revelation na tinatawag. Ah, ito pala yon na nangyari sa akin kanina, kaya pala ayaw ako papuntahin ng Panginoon doon, no? Or ito pala, ayaw pala na makipag-business kasi ayaw din ng Panginoon. May mga pamamaraan ng ating Panginoon na minsan hindi natin maunawaan. Sabi natin, ah, dito kakanan na lang ako. Dun, siguro hindi matraffic doon, pero tutuloy ko pa rin. Minsan yung mga pagkakataon na yon na nangungusap yung ating Panginoon na ito yung gawin mo, magbasa ka ng salita ng Panginoon, eh hindi natin ginagawa kasi punong-puno tayo ng kabalisahan. Marami tayong mga bagay na ginagawa. At dito nga napupuno tayo ng kabisihan dito sa mundong ito. At minsan tayo ay naaapektuhan ng mga sitwasyon, ng mga naririnig nating mga salita. Kaya huwag tayong papaapekto doon, mga kapatid. Tumingin lang tayo at mag-meditate lang tayo doon sa salita ng ating Panginoon. No? Sabi nga dito sa Psalm chapter 1 verse 1 to 2, blessed is the one who does not walk in the step with the wicked or stand in the way that sinner takes or sit in the company of mockers. No? Hindi siya nakikiupo, hindi siya nakikisalamuha dun sa mga gumagawa, no, ng mga kahalayan, gumagawa ng nagtatanim ng iba-ibang pagdududa, ng mga kamalian, no. Minsan may mga may experience mo yan sa isang company na bakit kaya siya ganun, no? No? Parang hindi siya marunong makisama. Hindi natin alam kung bakit. May mga circumstances na dapat inuunawa natin o iniintindi natin kung bakit nagkakaganon. At hindi tayo biglang nagja-judge, no, sa isang tao, no, kung bakit siya ganun. At minsan nangungutya pa. No, may mga pangungutya, may mga bagay na hindi dapat gawin bilang Kristiyano, pang tayo ay makapamuhay ng tama. Eh, syempre, dapat ginagawa natin, nakatingin lang tayo, nakatuon lang tayo, no, sa mga salita ng ating Panginoon. Sabi pa rito, but those who delighted in the law of the Lord, yung mga tao na naliligayahan at merong joy na tinatawag, no? Sasabihin mo, Brother Huge, law yan eh. Law yan ng Diyos. Ayaw namin yan. Gusto namin yung batas namin ang masunod, no?
May mga ganun tao na ayaw ng batas, no, na nagmumula sa Diyos. Sapagkat hindi nila alam, no, na sa Diyos nanggaling ang kanilang buhay, and they do not acknowledge God, no, that they are created being, no. Parang sinasabi na nagmusbong na lang ako, eh, no. Parang Big Bang na tinatawag. Eh, mga kapatid, there is someone who is greater than us. There is someone who is powerful than us. Kaya sinasabi rito na when we meditate God, God separate us, no? Tinuturuan tayo na makaiwas dun sa mga bagay na hindi magaganda, sa mga bagay na naririnig natin, o sa mga community na ang daming mga comments, mga puso ang lumalabas ng hinanakit ng kanilang damdamin, mga kapatid, no? Marami kang makikita. But when you have the Word of God, you know what is right from wrong. Alam mo yung tama at malalaman mo yung mga mali. At dito, gag-guide ka ng ating Panginoon. Gag-guide ka ng Holy Spirit. Ilalayo ka niya, no? Sasabihin sa'yo ng Holy Spirit, hindi maganda yan. Dito ka, anak. Dito ka, kapatid, no? Dito yung mga godly people na tinatawag. And hindi naman makasama makisalamuha, no, sa mga tao na makasalanan. At ang ating Panginoong Jesus nga, eh, nakisama rin sa kanila. Ngunit, dito sinasabi, kung sila ay nagpapatuloy pa rin sa kanilang masasamang gawa, mga kapatid, kahit na sinasabihan mo sila, kahit na pangaralan mo sila na mali ang kanilang ginagawa, kapatid, may mga tao na ayaw sumunod. Sinasabi dito ng Panginoon, hindi naman sinasabi na, uy, iwanan mo na yan, no? Huwag ka naman magtyaga dyan, pero magpapatuloy pa rin tayo sa Panginoon. As long as we serve God, God will give us wisdom, knowledge, and understanding in how to do the things, how to do the things right. At salamat sa Panginoon. Kaya, dito, in every difficult times, no, mga nararanasan mong paghihirap, tutulungan ka ng Panginoon. At dito, gagabayan ka, iingatan ka, and in difficult times, when you have deeper relationship with God, ipapakita sa ito ng Panginoon. Kaya my number four point is take time to memorize the scripture. Take time to memorize the scripture. When you read the Bible, syempre, may meditate mo yan, kailangan mag-memory verse ka rin. At nakakatuwa yung ating mga kids church, no? Ang dami nilang memory verse. Kaya in every situation, in every circumstances, no, into your life, meron niyang kaakibat na verse para ikaw ay magkaroon ng kalakasan, no, sa iyong pamumuhay. Kaya kung ikaw ay maraming paghihirap, there are things na maraming hardship, maraming distress, maraming troubles, no, basahin mo lang yung Psalm 34 verse 19. Sabi ron, the Lord delivers us from troubles, no. Ilalayo niya tayo sa mga kapahamakan, sa mga kapigatian, no. And if you are lonely, sinasabi rito, and if you are distressed, mababasa mo yan sa Deuteronomy chapter 31, at sinasabi rito, He will never leave you and He will never forsake you. Hindi kanya iiwan, no. Kung ikaw broken hearted ka, kapatid, no, matagal mo nang pinagpe-pray, wala ka pa rin partner, meron kang partner in life, kapatid. Meron kang spiritual partner na tinatawag. Yun yung ating Panginoong Jesus na hindi mo nakikita. Partner mo siya, kapatid. Sabi niya, He will not forsake you and He will not leave you. And may mga pagkakataon na tayo ay nag-iinggit, no? Bakit ganun? Wala na naman ako nun, ah. Kailangan meron ako nun. May bago siyang cellphone, may bago siyang bahay, may bago siyang sasakyan. Huwag lang asawa, ha? Kailangan, kung may bago siya, huwag kang maiinggit, kapatid. At dito, merong verse din doon. At mababasa mo sa Matthew 6:33, no? Kung maiintindihan mo to, when you seek first the kingdom,
His word, no? When you first seek His kingdom, all His righteousness will be added unto you. No, lahat ng kabutihan, maiintindihan mo, ah, hindi pala dapat ako maingit, no? Ah, hindi pala dapat ako magselos, ah, hindi pala dapat ako na yung buhay ko, na palagi na lang ganito, na palagi na lang akong bitter. Hindi pala dapat ganito. When I seek first the kingdom of God, when I meditate the word of God, all His righteousness will be added unto us. At salamat sa Panginoon, when our life in a darkest place, no, nasa kadiliman ka, nasa environment ka ng puro masasamang pag-iisip, no, marami ka naririnig, chismis dito, chismis doon, mga gossip dito, gossip doon, no, kapatid, when your life is in darkness or wala ka na malapit ang iba, there is someone, no, na pwede mong lapitan. At sabi rito sa Psalm 119:105, no, your word is a lamp into my feet and a light into my path. Ituturo ka niya sa tamang daan, no. Siya ang liwanag, ang ating Panginoong Jesus, ang ating Kristo, ang ating Diyos na magbibigay sa atin ng pag-asa, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At kung ikaw ay mananatili sa ating Panginoon, when you have a personal relationship with God, mga kapatid, hindi ka malulungkot eh. Hindi ka mawawala ng pag-asa, no? Laging may pag-asa. At hindi ka magkakaroon ng bagay, no, sa iyong pag-iisip na makakagulo, no, parati. At dito titibay ka, lalakas ka, magtitiwala ka sa Panginoon. At number 5, ito yung pinaka-importante rin, no? How to have a deeper relationship with the Lord is to pray, pray, pray. Manalangin, manalangin, manalangin. Bilang Kristiyano, kapatid, tinuturo sa atin na manalangin, makipag-communicate sa ating Panginoon. Katulad ng pakikipag-communicate mo sa iyong mga mahal sa buhay, kailangan ganun din. Meron ka rin intimacy na tinatawag. You have an intimacy, relationship with God, no? At kapag sinabing intimacy, there is a deeper part, no? Malalim, hinuhukay, no? Sinasaliksik, inaalam at inuunawa, ninanamnam. Yun yung pagkakaroon ng relationship sa Panginoon. Inaalam mo lahat. At dito, kung ikaw ay uhaw, no, sa mga salita niya, you will search more. At lagi kang mauuhaw sa salita niya, hindi sa physical na intake. Kaya sabi rito sa 1 Thessalonica, no, 5:17-18, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ayun daw, kapatid, kailangan meron tayong tinatawag na pananalangin, no? Kapag ikaw ay lumalabas na yung bahay, mananalangin ka. Kapag ikaw nag-aaral, nananalangin ka. Kapag ka ikaw ay nagda-drive, mananalangin ka. Kapag ka ikaw ay nagdidesisyon, no, para sa iyong kabuhayan, para sa business mo, mananalangin ka pa rin. And yun yung tinatawag, Lord, ano bang gagawin ko po rito? No? Guide me, Lord Jesus, kasi hindi ko po alam. No? That is the intimacy na tinatawag. You have a connection na sinasabi. You have a personal relationship with the Lord. Ayaw mo noon, kapatid, na meron kang sinasabi na personal relationship with the Lord, the King of Kings and the Lord of Lords, no? Kausap mo siya, nakikipag-usap ka sa kanya. Wow! That is an intimacy na tinatawag. And yun yung quality time na when you communicate to the Lord, sinasabi nga ron, every hour, every minute, mas maganda nga, every second din, Lord. Ibig sabihin, kapag ka nagtitiwala ka sa Panginoon, no,
eh, i-guide ka niya. At lahat na nananampalataya sa Panginoon, eh, magkakaroon ng kaliwanagan sa kanyang ginagawa. Pray, pray, pray. No? Do not pray in times of need, sa pangangailangan mo lang. Lord, meron akong kailangan na to eh. Lord, kailangan kong makapasa sa exam na to. Lord, kailangan ko makapunta dun sa lugar na yon, sa hindi ko pa napupuntahan, Lord. Hindi ko pa na-experience. Hindi ko pa nararanasan, Lord. Ang sarap-sarap naman siguro kasi naranasan na nila. Hindi lang sa mga ganung bagay ka na nakikipag-usap sa Panginoon. Kailangan din, kapatid, kung ano yung ginagawa mo, hinihingi mo ng guidance sa Panginoon. Kung ano yung magiging decision mo, hinihingi mo muna ng guidance sa Panginoon. That is the work of intimacy with the relationship with our Lord Jesus. So, we as a Christians, we do have, and we should have, a deeper relationship with God. We need to pray. In 1 Thessalonians 5 verse 16 to 18, rejoice always. No, magalak ka, kapatid. No, pray without ceasing. Sinasabi, huwag kang hihinto sa panalangin. No, ito yung gawain ng Kristiyano, na kung ikaw may relationship ka sa Panginoon, ito lagi yung gagawin mo. Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Para sa'yo. No? At ganun na lang, kapatid, yung pagmamahal, no, na ibinibigay ng ating Panginoon. Ganun na lang yung walang hanggang pag-ibig. The undying love of our Lord Jesus. What a wonderful experience. If you haven't experienced yung communication mo, na wow, you can feel that God is here. Or kung saan ka man napupunta, God is with you. That is your Father, the Lord Jesus Christ. Kaya kung mayroong mga bagay na makapagpagaang sa'yo, sa iyong buhay, sa lahat ng mga ginagawa mo, ang ating Panginoong Jesus lang magpapagaang yan. Kahit nahihirapan ka, kahit mainit, nararanasan mo ang mga bagay na parang hindi magkakatotoo. God is true. At tapat ang ating Panginoon sa kanyang mga pangako at hindi nagbabago. Sapagkat ang salita, mula noon, ngayon at magpakailanman, ang ating Panginoong Hesukristo na namatay sa krus, nabuhay magmuli ng ikatlong araw, siya ring babalik. Sinabi ng Panginoon, babalik siya. Hindi lang natin alam, kapatid, kung kailan. Diyos, tanging Diyos ang ama lang. Kahit nga yung mga angels, hindi nila alam eh. Kaya, God only knows. Kaya, kailan ka pa magiging handa? Kailan ka pa magkakaroon ng deeper relationship with God? Only in Him, kapatid, na siya lang ang magbibigay sa'yo. Tanging si Jesus lamang ang magpapagaang ng iyong buhay. Magaang ang kanyang pamatok at hindi mabigat. Ang Diyos ang magpapagaang. Ano man ang iyong alalahanin, ano man ang iyong mga problema na nararanasan ngayon, kapatid, malalaman yung kayong sakit, ang Diyos ang magpapagaang yan. Kaya, marami tayong mga pagkukulang, marami tayong mga pagkakamali, marami tayo. Minsan, nadi-disregard natin ang ating Panginoon. Hindi tayo nagkakaroon ng prayer time sa Kanya. Hindi tayo nakakapag-worship sa Kanya. Kaya, kapatid, sa ganitong gawain, dito sa OPM, nire-remind sa'yo ng Panginoon na huwag natin siyang kalimutan. Have a deeper relationship with God. He's our Father, our Heavenly Father, our King, our Lord of Lords, our salvation. At
siya lang pang mga kapatid ang magbibigay nito. Wala nang iba. Salamat sa Panginoon sa mga pagpapala at sa mga nararanasin nating mga pagpapala pa. Maging ito man ay mga pagtuturo, we need to thank the Lord because ito yung para tayo ay maging magkaroon ng matuwid na pamumuhay para maisaayos ang ating pamumuhay, mga baluktot natin, pag-iisip, mga damdamin natin na puro damdamin na lang ang ating pinaiiral. Kapatid, may pag-asa pa. Hindi pa dumarating ang ating Panginoon. Pero, what if, kung mamaya bigla na siyang dumating, magkakaroon ka pa ba ng deeper relationship sa Kanya? Kaya, tanging si Jesus lang ang magbibigay niyan. Kaya, salamat sa Panginoon. Let's pray. At sa pagkakataong ito, mga kapatid, sabayan mo ako sa panalangin na nanggagaling sa iyong puso at sabihin mo ang panalangin na ito. Panginoong Jesus, patawad po. Ako po'y makasalanan. Marami po akong pagkukulang. Marami po akong nagagawang pagkakamali. Hindi po kita naiuna. Panginoon, pinagsisisihan ko na po ang lahat. Binubuksan ko ang aking puso. Pinapapasok kita. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa pagpapatawad, sa pagbabago, sa buhay na walang hanggan. Sa langit kasama ka. Maraming salamat po. Lahat ng ito ay aking tinataas sa iyong makapangyarihang pangalan. In Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Sumabay ka ba, kapatid, sa panalangin yun? Naranasan mo ba si Kristo sa iyong buhay? Naranasan mo ba siya sa lahat ng iyong mga ginagawa? Kapatid, pwede mo siyang maranasan when you have a deeper relationship with God. Kailangan, give your heart to God. Allow Him to take charge into your life. At kailangan natin magbasa, kailangan natin mag-meditate ng kanyang salita. And we need to pray. We need to feel, we need to know His will. At napakaganda kung tayo ay magpapatuloy na may pagsunod sa ating Panginoon. At dito mga kapatid, napakaganda ng biyaya ng ating Panginoon para sa ating lahat. Kung tayo lamang ay lalapit sa Kanya at ibibigay natin ang ating buhay sa Kanya at ipagkakatiwala ang ating mga desisyon. Ang Kanyang desisyon ang kailangang manguna sa atin. Kaya, thank you Lord Jesus, and we need to pray. We need to pray for our brothers and sisters. Heavenly Father, we thank you. We thank you for these people who are watching, who is learning your words, Lord God. May you bless them, keep them, and guide them, O Lord, sa lahat ng kanilang pamumuhay, sa lahat ng kanilang desisyon sa buhay, Lord. Guide them, Father God. At tulungan mo sila, Panginoon, sa araw-araw, mga kapatid namin, Lord, na nahihirapang huminga. Mayroong mga sakit, pneumonia, tuberculosis, mga cancer, Lord. Nahihirapan sa kanilang pag-iisip, Panginoon, Lord God. Mga kapatid namin, Panginoon, na nakaratay at hindi na makabangon, Panginoon, Lord God. Ikaw, O Diyos, ang magbibigay sa kanila ng pag-asa at kagalingan sa iyong banal na dugo, sa iyong banal na salita. Panginoon, tulungan mo sila, Lord, magkaroon ng pag-asa at tulungan mo sila, Panginoon, sa kanilang pamumuhay na sila ay laging magkaroon ng communication sa iyo, Panginoon. At salamat din po. Tulungan mo rin po, Panginoon, mga kapatid namin nag-aaral, mga kapatid namin, Panginoon, na nagbi-business, nagtatrabaho, Lord, increase their work. Increase their salary, Lord Jesus. Tulungan mo sila, Panginoon, na i-promote
ang mga kapatid namin ito. Tulungan mo, Panginoon, ang mga kapatid namin na nagbi-business. Nabigyan mo, Panginoon, ng magandang pagpapala na hindi pa nila nararanasan, Panginoon. Lord, tanging sa iyo lamang kami magtitiwala. Tanging sa iyo lamang, Panginoon, kami magpupuri, mananalangin at sasamba sapagkat ikaw ang Diyos. Noon, ngayon at magpakailanman na magbibigay ng buhay sa aming lahat. Salamat, Panginoon. Lahat ng ito ay aming tinataas sa iyong makapangyarihang pangalan. In Jesus' name, praise the Lord! Amen! Glory be to God! Thank you, Lord Jesus. Good evening sa iyo, Sis Celine Abuag. Glory be to God. At salamat sa Panginoon. At sumabay ka ba sa ating panalangin? At sumabay ka ba sa ating mga gawain? At galangin ko, lagi tayong magpalukob ng pagpapala na nagmumula sa ating Panginoon. Pagpapala na nagmumula sa kanyang salita na hindi nagmamaliw, no, na laging nandyan. Kaya kailangan natin lagi magbasa ng salita ng ating Panginoon. At naranasan mo ba si Lord Jesus? Naranasan mo ba ang presensya ng ating Panginoon? Kapatid, kung sumabay ka sa ating pag-awit, sumabay ka sa ating panalangin, at ikaw ay nakaranas ng kakaibang pagpapala sa Panginoon, sabi mo, Amen! Praise the Lord! Yes! Kaya thank you, Lord Jesus. At sabay-sabay tayo na i-declare, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it and I receive it in Jesus' name. Amen. Power's in you, Messiah. That is our Lord Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. Mapagpala po sa gabi sa ating lahat. At welcome po. Tapos na po ang ating OPM, our online prayer meeting. Dito lang yan sa Jesus Coffee Church. From Monday to Friday, 7 to 8 p.m. Mapagpalang gabi. Tomorrow, abangan natin si Brother JB sa kanyang mga sa pag-share ng word ng ating Panginoon. Kaya salamat po. God bless you. Good evening. Thank you, Lord.